salamat po. Maupo tayo lahat. Vice President Jejo Marbinay, members of the cabinet, our host led by Sister Melda, honored guests, fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang basehan po ng demokrasya ay meron tayong mga politiko naglalahad ng kanilang plataforma. Ang nanalo po ay obligadong ipatupad ang platapormang ipinangako. Sandang araw po ang nakalipas. Nagpanata ako sa taong bayan. Hindi ko tatalikuran ang tiwalang kaloob ninyo sa akin. Ang nakalipas na 100 araw ang magsisilbing tanda ng ating pong paninindigan. Malalim at malawak po ang mga problemang minana natin. Nagugat ito sa isang gobyernong parang tatlong matsing na nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan at gumawa ng sariling katotohanan. Mali po ito. Ngayon, mayroon na po kayong gobyernong handang makipag-usap at magsabi ng totoo, handang makinig sa makabuluhang usapan, handang iangat ang antas ng pampublikong diskurso ukol sa mga isyong nakakaapekto sa ating lahat at maging sa mga darating na henerasyon. Ang natawasa po natin ngayong unang 100 araw ng ating panunungkulan, mayroon na pong kayong gobyernong hindi kayo binabaliwala o inaapi. Bumalik na po ang kumpiyansa sa ating bansa. Tumatatag ang ating ekonomiya at dahil dito, lumalago ang kaban ng ating bayan. Ang lahat ng inani at aanihin pa natin mula sa pinatibay na ekonomiya ng ating bansa, ibinabalik naman natin sa taong bayan upang tuluyan na tayong makaahon sa kahirapan. Binibigyan natin ng katuturan ang paggastos. Walang pisong dapat nasasayang. Halimbawa po, ang mga itinalagang opisyal sa mga GOCC, naroon po dapat sila para pangalagaan ang interes ng taong bayan. Noon pong nakaupo sila doon, nilabag nila ang Memorandum Order 20 na pinirmahan noong Panghunyo 2001. Inatupag po nila ang sariling interes na nagdulot ng pinsala sa interes ng taong bayan. Nakakuha sila ng kung ano-anong mga bonus at allowance. Ipinatutupad naman po natin ang Executive Order Number 7 na nagsususpinde sa lahat ng pribilehiyong iyon. Idiniin lamang po natin ang dapat na naipatupad pa noong 2001 sa isang kumpanya lang po tulad ng MWSS. Ang napigil nating mahulog sa bulsa ng bawat opisyal ay umaabot nasa 2,500,000 piso kada tao, kada taon. Siyam po ang membro ng board nila at sa MWSS lamang po yan. At ilan pa po ang ating mga GOCCs, GFIs at mga ahensyang sakop ng EO Number 7, 122 mga ahensya kumpanya. Nariyan din po ang nangyayari sa mga kontrata tulad sa NAIA 3. Isipin lang po natin, tatlong administrasyon na ang dinaanan nito. Pang-apat na kami, tumagal na po ng husto ang kasong ito. May mga pinas lang pa dahil dito, kundi dahil sa mga tapat na nagmamahal sa bansa tulad nila Justice Florentino Feliciano at Justice Melu Sereno, baka wala na rin pinatunguhan ang kasong ito. Sila po ang mga tunay na bida sa kaso, ngunit death threats pa po ang ibinayad sa kanila. Tila ba nagkulang sa aruga ang nakaraang gobyerno? Ngayon pong alam nilang suportado sila na mga kapwa nilang nasa tuwid na landas, naresolba na po nila ang kontrata. Kung natalo po ang gobyerno natin rito, $990 million ang nalaga sa ating mga pondo. 43.5 bilyong piso ang perang nailigtas nila at natin. Higit pa rito, mapapakinabangan na natin ang airport sa lalong madaling panahon. Kung naalala po ninyo, pinahinto natin itong negotiated contracts ng DPWH. Pinaribid natin ito. Ginawa lang po natin kung ano ang tama. Napigil na po natin ang paglustay ng 934.1 million pesos. At lumalabas na kung susunod tayo sa tamang proseso ay nasa 600 million pesos lang ang dapat gastusin sa mga proyekto ito.
Nabalik po ang pera sa kaban ng bayan na kung pinahintulutan natin ang maling sistema ay natapon na naman sanang muli. Hindi lang po sa mga kalsada. Sa DOTC, pinigil natin ang pagwaldas ng 1 bilyong piso. Sa Department of Agriculture, 30 million at least ang natipid sa iisang proyekto lang na bibili tayo ng isang spectrometer na gusto sanang doblehin ang presyo. Doon po sa Department of National Defense, ang dinefer po ang pag-purchase ng mga helicopter na tila over-specified para paboran ang isang kumpanya lang. Sinisiyasat to, itinabi na muna natin at ang gastos na 3.6 billion ay hindi pa ho nangyari. Lahat po yan, naibalik natin sa kaban ng bayan. Meron pa po. May proyektong inaprobahan ang dating administrasyon. Huhukayin daw nila ang Laguna Divide para palaliman nito. Ang sabi raw, dadami ang isda, mas makakaiwas tayo sa baha, mas madali daw makaikot ang mga bangka at mga ferry service. Tatanggalin din ang mga pollutants doon po sa Laguna Divide. Isa po sa aking mga tanong, saan ililipat ang lupang hinukay? Ang tatanggalin sa Laguna Bay, ang sagot, sa Laguna Divide ay tatambak lang din pala sa ibang bahagi ng Laguna Divide. At magkano naman po ang utangin ng gobyerno para sa pribilehong ito? Konti lang raw po, 18.5 billion pesos lang naman po. At pareho rin ang kwento. Tila hindi na naman dumaan sa tamang proseso ang pag-aaproba sa kontrata. Hindi natin dadaanin sa madaliang hokus-pokus ang proyektong ito. Pag-aaralan natin ito ng gusto at sisiguruduhin, hindi masasayang ang pondong gagamitin para rito. Idadagdag ko lang po, ito po ay nireview natin last week. Sipin po nyo, hanggang ngayon meron pa rin mga humihirit. Napansin nyo po ba, pati ang weather forecasting gumanda? Napansin nyo po ba na hindi na paulit-ulit ang mga mensahe ng pag-asa? Ngayon po, nakatutok na at mas malaman ang mga weather bulletin natin. Ang dating intermittent rain showers across the country, ngayon sasabihin sa nauulan sa ganitong lugar ng ganitong mga oras, delikadong lumabas sa mga mangisda at iba pa. Tama po na hindi pa kumpleto ang equipments natin. Pero ngayon nagsimula na po tayong magtrabaho, kakaunti na lang ang kulang na kagamitan. Maling sistema at maling palakad ang nangligaw sa pagtataya ng panahon. Ang mga update dati na dumarating kada 6 na oras, kada oras na ngayon kung dumating. Marami po tayong binago sa pag-asa. At kasama na po rito ang bulok na sistema. Nakita naman po natin ang katakot-takot na problema ang minana natin. Pero hindi po tayo natinag. Naisaayos at naisasaayos na natin sa loob lamang ng 100 araw ang hindi nagawa ng, ng dating administrasyon sa loob ng 3,448 araw. Hininto na po natin ang pagkatagal-tagal na sistema kung saan itinuloy ng itinuloy ang mga proyekto na walang sumisiyasat. Kung angkop ba o kung may katwiran ba ang mga ito. Isinulong po natin ang zero-based budgeting. Ang sabi po namin, isa-isay natin yan. Kung hindi po mapatunayang may isa-isay ka pa, tigil na ang ginugugol ng bansa sa iyo. Ang mga agricultural input subsidies na lalo lamang nagpapayaman sa mayayaman na habang binaliwala ang mga mahihirap. Ang mga programa tulad ng Kalayaang Barangay at Kilos Asenso na hindi naman inilatag ng malinaw kung ano ang prosesong dapat daanan at kung saan napunta ang pera, inilipat po natin ang kanilang mga pondo tungo sa mga programang napatunayan ng makakatulong sa taong bayan. Humigit ko mo lang na 11 bilyong piso pa po. Ang 1 bilyong piso pa po ito na magagamit at mas mapapakinabangan natin lahat. Sa edukasyon, kalusugan at pag-aon sa kahirapan, natin itinutok ang pondong natipid natin. Mula 175 billion pesos umangat ang budget ng DepEd sa 207.3 billion pesos. Gugugulin po ito upang makabuo ng 13,147 bagong classroom at ng 10,000 bagong teaching positions.
sa DOH, umungat mula sa 29.3 billion pesos ang budget papuntang 33.3 billion pesos upang mapatatag ang una-una National Health Insurance Program. Sa DSWD, lagpas doble na po ang budget galing 15.4 billion pesos papuntang 34.3 billion pesos. Ang punto po natin dito, walang maiiwan. Hindi po tayo papayag na yayaman ang iilan habang nalulunod sa kahirapan ang karamihan. Kaya nga po natin pinatatag ang Conditional Cash Transfer Program. Salbabida po ito para sa mga nalulunod nating kababayan upang makapunta na sila sa pampang ng pagkakataon at pag-unlad. Lampas doble po ang bilang ng mga pamilyang matutulungan ng conditional cash transfers. Mula 1 milyong pamilya sa ngayon tungo sa kabuuang 2.3 million na pamilya sa 2011. Patuloy po ang ating tema ng pagbibigay ng lakas sa taong bayan. Dahil na rin po sa panunumbalik ng tiwala sa gobyerno, nabiyayaan ang Kalahi Seeds Program ng dagdag na $59.1 million, halos 3 bilyong piso mula sa World Bank. Sa programa pong ito, dadami pa ang komunidad na magkakaroon ng kuryente, kalsada at malinis na tubig, mga proyektong ang taong bayan mismo ang nagpaplano at nagpapalakas. Paulit-ulit po nating ididiin. Trabaho ang pangunahing agenda ng ating administrasyon at marami pong magandang balita ukol dito. Ang papasok na pera sa ating bansa mula sa mga foreign investors ay aabot sa $2.4 billion, at yun ay pangumpisa pa lamang. Direkta po itong magbibigay ng 43,600 na bagong trabaho sa mga Pilipino. Simula pa lamang po yan. Kung hindi natin sila padadaanin sa butas ng karayom, makukumbinsi pa po silang magnegosyo rito at madadagdagan pa ang mga trabahong nalikha. At manganganak pa po na manganganak ang mga trabahong ito. Halimbawa, sa call center, kailangan panggabi ang trabaho. Kailangan magbukas ng kapihan ng fast food na mga convenience store. Hindi bababa sa 200,000 bagong trabaho ang malilikha pa. Kahit hindi ka marunong mag-computer, may pagkakataon ka sa dagdag ng mga trabahong ito. Trabaho din po ang idudulot ng mga public-private partnerships sa patuloy nating isinusulong. Nagtayo na po tayo ng PPP Center kung saan ang mga gustong makilahok sa pagbabago ay magpapasailalim sa tapat, malinaw at mabilis na proseso. Mula sa pagpapahaba ng mga LRT lines hanggang sa pagpapatayo ng bagong paliparan na tutulong sa turismo hanggang sa mga eskwelahan na itatayo sa buong sambayanan. Magsisimula na po ang bidding para sa mga ito sa loob ng mga susunod na buwan.